Okay, Director Sammy, si Nina Corpus po ito, no? Ano ang dahilan ng pagbabago ng klima dyan sa Taal Lake na naging dahilan po ng pagkamatay ng tuneladang mga isda? Well, hindi lang naman siya sa Taal Lake ngayong pagbago ng panahon natin. Halimbawa, nung mga nakaraan pong linggo, medyo mainit po and then sinundan po yun ng sunod-sunod naman na pag-ulan, tuloy-tuloy na pag-ulan. So, mayroon pong pagbabago doon sa, halimbawa, temperature doon sa tubig ng ating mga lawa. Na siyang tutulot din naman ng usually nagbumababa po yung level ng dissolved oxygen at mga ganong instances. Okay, so nawawala ng oxygen, kaya po sila namamatay? Apo, apo. Okay. At tuwing kailan po ito nangyayari? Sabi nyo hindi lang po sa Taal. So, saan po ito kadalasang nangyayari? Well, ganun po sa mga water systems natin ano, or mga bodies of water. Depende na rin sa kasi sa structure kung confined ba siya masyado like the lakes and yung mga rivers natin. But mostly sa lakes, no? And depende din sa amount or level ng mga activities doon sa bodies of water na yun. It's a natural occurrence, kumbaga, so hindi po siya related into other issues like yung pagpuruto, halimbawa ng Taal, hindi po siya connected. Mm-hmm. Mayroon pong mga dynamics po no, sa bodies of water, may natawag po tayo na overturn. Yun nga po yung pagbago ng temperature. Halimbawa, dahil noong una ay mainit, tapos biglang ulan, so yung temperature po ng ating surface water ay mas malamig, the tendency is bababa siya kasi mas dense yung malamig na tubig. At yung tubig naman sa ilalim ay relatively mas mainit, ipupush upward naman siya. So yung cycle na yun po ay yung dynamics na yun ang tawag po doon ay overturn. No? So, overturn. Yung mga, apo, yung yun pong mga nutrients sa ilalim or yung mga suspended matter sa ilalim ay umaangat. No? At, angat at in the process ay nagre-reduce nga yung dissolved oxygen.